Good day mga kamata! Welcome na naman po sa ating panibagong video. So for today's video mga kamata, ito po ang part 2 ng ating Siargao Exploration. So mga kamata, since na medyo mahangin yung area na to, so pangit yung audio quality ng video ito. So minabuti ko na lang po na i-voice over. So sa makikita po natin dyan sa paligid natin, yan po yung building na nasira nung dumaan yung bagyo. Sakop po ito ng General Luna o mas kilala sa tawag na GL. Sila po ang ating makakasama para i-explore ang tatlong napakagandang isla dito sa Siargao. Bale, ma'am. Sa taking a picture, yan si as well. Then next, ato ay sa Dako Island. Sa mga Dako na island sa Tulo. So, at one of the barangay, which is sa Barangay Dako. We do the our lunch, which is a Budulpay. So next, it's a last, Guyam Island. So just only chill. And there's a chill bar, and take a photo and swimming as well. Mula sa General Luna Port, bumiyahe po tayo ng mahigit 40 minutes para marating natin ang ating first destination, which is ang Naked Island. Habang nasa gitna tayo ng karagatan, makikita din natin ang mga iilang isla dito sa Siargao. Sa ilang minutong paghihintay, sa wakas narating na rin natin ang ating first destination, which is ang Naked Island. Kung gusto niyo pong makita ang buong detalye tungkol dito sa Naked Island, muli, iniimbita po namin kayo sa aming pangalawang channel, which is ito po ang Biyahing Inato ni Juris. Mula po sa Naked Island, bumiyahe tayo ng 30 minutes para marating natin ang ating second destination, ito po ang Dako Island. Sa Dako Island, dito po tayo manananghalian. Sa Dako Island, dito rin po natin matatagpuan ang napakasikat na Budulpay dito sa Siargao. At sa ilang minutong paglalayag, narating na rin natin itong Dako Island. Talaga namang mamamangha ka sa taglay na kagandahan ng islang ito. Lalo na sa kanilang mga seafoods na talaga namang fresh na fresh. Artist natin dito sa
Daco Island. Yan. Yes, Luloy. Yan. Siya po si Luloy. Yan po yung gawa niya. Yan. Dito din sa Daco Island mga kamata, makakatikim tayo ng buko na napakamura. Ito po ay nagkahalaga ng 50 pesos para sa isang buko. Dito na part mga kamata ay inuulan po tayo. Makikita nyo naman sa paligid na napakaitim ng mga ulap. Kung gusto niyo pong makita ang kabuuang detalye dito sa Daco Island, pwede niyo po kaming bisitahin sa aming pangalawang channel. Ito po ang Biyaheng Inato ni Juris. At nang natapos ang aming pananghalian, punta naman po tayo sa ating panghuling destination. Ating panghuling destinasyon mga kamata ay ito po ang Guyam Island. Nag-travel din po tayo ng 30 minutes para marating natin itong Guyam Island. Dito sa part na to mga kamata, makikita nyo na may kalakihan yung alon. Normal lang po daw kasi ito dito sa areyang to kasi nasa open sea po siya. At sa wakas, narating na rin natin itong Guyam Island. Para po sa buong detalye tungkol dito sa Guyam Island, iniimbita ko po kayong bumisita sa aming pangalawang channel. Ito po ang Biyaheng Inato ni Juris. At muli, maraming salamat po sa pag-antabay nitong video na to. Hanggang sa muling pagkikita, maraming salamat, paalam!